ayun, isa sa masamang balita, no? Kasi sobrang struggling ha, yung kuryente namin ha, hindi namin na kasi binabayaran naman siya. Ayun namin pumunta kasi sa Meralco dahil sobrang daming tao, tapos may yung kumakatok pala dito sa sasakyan at nagpumilit pumasok sa gate kasi puputulan daw. Ang sabi ko naman, wala naman kayo notice of disconnection tapos magpuputol kayo. So, yun. Struggles, problems, mayroon talaga palaging nangyayari, no? No, sa araw-araw natin. Hindi natin siya, hindi talaga siya nawawala sa buhay natin. But you know what? Ito yung magandang promise ni God. As long as you obey God and as long as you follow Him, He will provide. Tingnan nyo yung nangyari sa widow. Yung widow, walang-wala rin talaga siya. Wala nang makain, wala, hirap sila ng pamilya niya, pero, no, pero, nung sinabi ni Elijah, sige pakainin mo ako, huwag kang mag-alala kasi hindi ka maubusan. Hindi nga sila naubusan. You know why? Because God is faithful to His words. As long as we follow God, pag tinuloy-tuloy natin ang pagsunod sa Kanya, no, walang mangyayaring problema. Lahat ng problema ay mawawala. Lahat ng problema ay mawawala. Kasi, God designed everything. He was the one who created the world. He created the universe. No? And then, no? Kung yun kaya niyang gawin, paano pa kaya yung mga simpleng bagay lang? No? Yung pera na inaakala natin, na napakayaman ng Diyos natin. Ako, ayan, ito. No, ito, pakita ko sa inyo, no? Notice of disconnection. No? A notice of disconnection from Meralco. Na ilang buwan lang naman, actually kasi hindi kami gaano talaga nagpipay ng monthly. Dati kasi pina-auto debit ko siya. Since hindi na nag-pandemic, pinatanggal na may auto debit. Ngayon, ayaw namin magpunta kasi sa ano. No? But ito, isa sa mga problema, ayan, puputulan ng kuryente, but I'm sure God will provide. Ganun lang naman ka dali. Kasi what will happen if nag-alala ako, o what will happen if talagang pinoblema natin to? Paproblemahin ko to, saan ako kukuha, ganun-ganun. Wala eh. But if you will just be allow and pray God, oo, sabihin natin, hindi naman dapat tutunga nga tayo, no? Dapat tuloy-tuloy pa rin tayo. But the thing is, if aalalahanin natin lahat ng bagay, hindi tayo maubusan. Gaya sa nangyari nito sa life ni Elijah, ginamit siya ng God, ginamit siya ni God para makapag-bless doon sa pamilya. Habang nag-stay si Elijah doon, kung gaano katagal, hindi talaga sila naubusan ng flour, hindi sila naubusan ng oil. You see, first thing that God will do if ever we trust Him is that He will protect us. Ilalayo niya tayo sa kasamaan. And pangalawa, He will provide for us. Kung ano man yung mga pangangailangan natin, saan man tayo mapunta, o kung ano man yung gawin natin, saan niya tayo dalhin, He will take care of us. Yung mga ravens nga eh, yung mga ibon, yung mga animals na nakikita natin dyan, kahit yung lilies, di ba, sa sinabi ni Solomon, kahit nga yung lilies eh. Kahit si King Solomon, hindi pala si King Solomon, kahit si King Solomon, hindi nasuot ang ganda ng damit ng lilies. Yung mga ibon, no? Hindi naman sila nagreklamo na hindi sila nakakain. God provides for them. How much more tayo? How much more tayo na create niya into His own image and likeness? Di ba? You see, my friend, ang kagandahan kasi dito, no? Ang kagandahan dito sa promise ni God is if we will trust Him, we will obey Him, then He will be able to do His will in our lives. Siya ang masusunod, siya ang gagalaw, siya ang bahala, no? Siya ang bahala asikaso sa mga pangangailangan natin. Oo, tao tayo, nag-aalala kung ano yung mga kakainin natin, kung ano gagawin natin, but just know, my friend, no? Tandaan mo to. Na God will always provide what you need. He knows it. Lahat ng kailangan natin, alam niya na to bago pa tayo humingi. No? All He wants us is to trust Him that He will provide. Ngayon sa tindahan, ang dami-dami problema. Totoo. Kasi today, meron dapat akong loan, no? Lalabas na dapat para hindi na ako kay Bombay, no? Kasi patapos ko na kay Bombay. Actually, this week na lang eh, tapos na eh. So, tapos ko na yung kay Bombay. So, syempre, hindi pa naman ganun ka nakakabawi. So, loan muna ulit ako. Pero at this time, hindi na dun sa ganun kalaki. Medyo malaki pa rin interest niya, 5% monthly. Pero, madali na lang siya kung tutuusin. No? Tapos, akala nyo, last week, okay na yon, okay na. Tapos, biglang nagka-problema pa ngayon. Hindi na release. So, parang kanina umaga pa lang,
problemado na ako. Sabi ko, Lord, paano ba to? Galing ako sa area, no? Sumuwi muna ako kasi nanlumo ako na ano ako eh. Siyempre tao lang, no? And then I read these words na iaano natin, kaya okay, I'm good again. Okay ako. Tapos biglang ito na naman. Ako po, may notice of disconnection na naman. Tapos, no? You see, problems will always happen. Hindi siya mawawala, hindi siya matitigil. But the good thing is, if we trust God, He will walk through, with us all through the way. No, so this connection lang to, wala to. Kasi I'm sure mamaya lang meron ng funds para mabayaran yan. My friend, tandaan natin, whatever it is that you're going through, whatever problem that you have, trust God. He will be able to lift this up. Diba sabi nga niya, kung gaano man kabigat yung burden mo, just give it to God. Because His yoke is easy. Pasensya na, distract talaga ako kanina. Kala ko kung ano yung motor eh. Kanina pa yung paikot-ikot. Kung saan na nang galing, tapos biglang papasok sa bahay na hindi nag-ano. No? So, kaya nagpapusina ako. Ayun. So, okay. I hope that you learned today, no? That really, that God's word and trusting God is only the option. It's not the last option, but it's the only option that we have in order for us to live a peaceful life. Oo, may mga problema darating, but He will be able to sustain us from these problems. Tandaan nyo kapatid, no? Walang mahirap pagdating sa Diyos. If He wills things to happen, it will happen. If hindi mo man yan plano na yan ang mangyari sa'yo, well, it may hurt, but tandaan mo, God will not plan something that will distract you. It will be for the best of you, for the best of me, and the best of our family. Thank you for staying with me. And before we end, let's pray muna. Father in heaven, thank you for your words. Salamat, Lord God, that although marami kami mga problema, marami mga issues na nangyari sa buhay namin, Lord, nandiyan po kayo palagi. Hindi nyo kami pinapabayaan. Lord, help us to just continually trust you. Alam ko, Lord, there are circumstances that are hard in our lives. But Lord, alam ko na kaya niyo po itong gawin lahat. Itatawid niyo po kami, Lord, sa lahat ng problema na meron kami. In Jesus' name we pray. Amen. I hope that you're blessed by God's word. Sorry, medyo distracted talaga ako ngayon, ano, kasi sobrang daming problema. But, matatapos lahat ng to. Ganon ka din ba? Don't worry, kapatid. Matatapos lahat ng yan. Mamaya lang, baka nandiyan na yung solution. God bless you, and see you again tomorrow. Bye-bye.